So magandang umaga, ito yung update natin sa binakatay natin bagyong Quiel. So as of 8 AM nga, ito ay naging ganap ng isang severe tropical storm. So makikita natin dito sa ating satellite animation. So makikita natin ito yung binabantayan natin si bagyong Quiel. So as of 10 AM kanina, ito ay nasa layong 360 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan. So nag-intensify na to. So mag-maximum sustained winds niya is 95 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na pwedeng umabot ng 115 kilometers per hour. Still, wagalaw pa rin to ng mabagans na pasilangan. So still, nag-maintain pa rin siya dito sa ating West Philippine Sea. Then, meron pa tayong binabantayan isa pang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of 10 AM, ito'y tinatayang nasa layong 3,030 kilometers. Silangan niya ng dulong Hilagang Luzon. So, ang maximum sustained winds niya is 175 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugso na aabot nga ng 215 kilometers per hour. Ito'y kumikilos ng north-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. So, itong si Bagyong Halong ay hindi na nga ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Then, ito yung ating forecast track. So, kaninang 8 AM, nandito yung ating sentro ng ating bagyo. Then, bukas ng umaga, halos hindi siya gagalaw over the West Philippine Sea. Then, in the next 48 hours, so ito ang inaasahan natin na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So, from this point, kasi nakikita natin na halos mabago siya kumikilos on the past days, pero pag na siya ay nakabuelo na ng kanyang paggalaw, ito ay kikilos na napakaluran palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. And on the 72-hour forecast natin, ito ay tuluyan lang ang palabas ng ating Philippine Area of Responsibility at papunta na ito sa Vietnam area. So, ang talagang track pa rin natin, hindi ito magla-landfall as of this current track natin, pero ito ay mag-recurve towards the west. So, nakataas pa rin ang gale warning natin dito sa mga baybayin nga ng Batanes, Babuyan, northern coast of Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, dito sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, at dito sa may Palawan area. So, patuloy natin pinapayuhan ang ating mga kababayan, mangingisda at may mga malilitas sa sakyang pandagat na huwag munang pumalaw sa mga nasabing baybayin dahil nga may inaasahan tayong mga pag-alon na pwedeng umabot nga ng 4.5 meters. So, ano ating inaasahan? So, between today and tomorrow morning, so, meron tayong moderate to occasionally heavy rains ang mararanasan pa rin dyan sa mga kababayan natin sa Cagayan, kasama na Mabuyan Islands at Apayao. So, ang mga pag-ulan natin is nandito talaga sa Northern Luzon area. So, may mga reported na tayo ng mga pagbaha over the Cagayan area. So, patuloy pa rin natin inaasahan nga na may mga pabugso-bugso malalakas na pag-ulan. Samantalang light to moderate with intermittent heavy rains naman o yung paminsan-minsan mga malalakas na pag-ulan ang inaasahan natin dito sa Kalinga, sa may Ilocos Norte, Zambales, Bataan, Palawan, Mindoro Provinces, Antique, Iloilo at Guimaras. Then si Quiel ay inaasahan pa rin natin na mag-intensify pa o so lumakas pa siya as typhoon within the next 48 hours. Pero ang makikita natin sa ating forecast track na sa labas na to ng ating Philippine Area of Responsibility, so magiging typhoon siya sa paglabas na ng ating Philippine area. Pero based pa rin doon sa track natin kanina, maliit pa rin ang potensyal nito na tumama o mag-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa.